Bakit ka ba naging pula or naging kulay dugo ang tubig sa Osamis City? Welcome back to my YouTube channel again. It's me, Yurito Doinog. At ngayon, nabalitaan naman natin what happened to Osamis City yung tubig daw sa Osamis City is naging kulay dugo or naging pula. So, ito na ba yung sinasabi ng Biblia? Or hindi pa? So, marami naman tayong nabalitaan na yung mga balita about naging kulay red, yung tubig, di ba naging kulay dugo yung ganito. But, for me, hindi pa ito yung sinasabi ng Biblia. Kasi, the revelation needs to takes place first, di ba? Kailangan muna mangyari yung vision na binigay ng Lord doon kay John, yung disciple. Di ba? Kasi binigyan siya ng vision ng Lord na ano ba yung mangyayari? So, kailangan muna mangyari yung matix place muna yung revelation. Because, kung mangyayari na yon dun na mag-i-start yung sinasabi natin yung mga, sabi nga dun, mga signs and yung mga sinyales na malapit na dumating. Sabi sa Revelation chapter 8, verse 8 to 9, hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Verse 9. Namatay ang ikatlong bahagi ng nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. So dito pinapakita na naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. So, hindi naging kulay dugo, kundi totoong naging dugo. It turns to blood, not to colors na kulay red lang. So, pinapakita dito na naging dugo talaga yung tubig or yung dagat. Diba? Katulad ng nangyari doon kay Moses, di ba? Yung naalala nyo yung kwento about Moses na naging dugo yung tubig when Moses, you know, when Aaron, inano niya yung tungkod, naging dugo. Dugo talaga, as in kulay. Not kulay, totoong dugo yung tubig nung panahong iyon. So, dito pinapakita din na magiging dugo, hindi magiging kulay dugo. At kung makikita naman natin yung mga picture na kulay dugo, di ba? Kung makikita natin yung, may nakita ko isang picture na parang sinalok niya sa isang lalagyan, hindi siya ganun ka yung dugo talaga. Parang kulay lang siya, pero hindi siya reddish. Parang ano lang siya, malabnaw na kulay pula. Parang gano'n. So, sa Revelation chapter 16, verse 3 to 4, sabi naman dito, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilalang na may buhay na sa dagat. So dito, pinapakita din na parang dugo, kulay ng dugo talaga. Dugong dugo. Pinapakita dito na magiging ganon yung dagat when the revelation takes place and when the signs, and siguro this is the time of the seven years na paghihirap ng tao. Diba? Kung malalaman nyo, kung mababasa nyo, kung nabasa nyo, you need to know na magkakaroon ng 7 years na paghihirap ang tao. And ito, maybe this is the time na mangyayari yon, kasi after the rapture, dito na magsisimula yung 7 years sa paghihirap ng tao. At dito na nila makaranasan yung mga signs na ito na nakakapangilabot na mga signs, yung mga nakakatakot talaga ng mga signs. Kaya maging ready tayo. Maybe the message, yung mensahe ng
ng kulay dugo na iyon or yung nangyari dun sa Osamis, is maging ready tayo at ma-figure out natin na mangyayari at mangyayari ito. Hindi lang magiging kulay dugo, bagkos magiging totoong dugo yung dagat or yung tubig, di ba? So, maging handa tayo guys kasi hindi natin alam kung kailan darating si Lord, hindi natin alam kung paano siya darating. But we need to know that God sent us, you know, signs na oh, mangyayari na, o malapit na siyang dumating. So, kailangan nating maging handa. We need to be ready. On what way? Kailangan natin, siyempre, we need to repent. Kailangan natin bumalik sa Lord. We need to humble ourselves to the Lord. Kailangan natin bumalik sa Kanya at humingi ng kapatawakan and to live what God wants us to do. What is the plan of God in our lives? So, yun yung kailangan natin gawin. Diba? Kung ayaw mong maranasan yung mga alam mo na, yung mga bagay na mas nakakasindak or mas nakakapangilabot. Ngayon pa lang, you need to turn back to God. Kasi yun naman talaga yung nais ng Lord. Is to reconcile us uli sa Kanya. Mabalik tayo. So, ayun guys. Maybe the ayun nga, yung mensahe na nangyayari ito is to remind us that it will happen, di ba? Na mangyayari at mangyayari yung mga bagay. Pero hindi pa ito yung sinasabi ng Bible na ito na. This is just a reminder. This is just wake up na magising tayo na kailangan na natin magseryoso when it comes to faith, di ba? When it comes to, you know, the service of God, kailangan na natin magseryoso. Kasi malapit na mangyari yung mga bagay na dapat mangyari. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. I just wanted you to know that it will happen, that everything's gonna happen, diba? Mangyayari, maraming bagay ang mangyayari. Kailangan natin maging handa, kailangan natin maging ready, kasi hindi natin alam kung makakasama tayo sa langit or kung makakasama, saan tayo mapupunta, diba? Pero alam natin kung ano yung paraan na dapat natin gawin if we want to be with God. Diba? Kung ayaw mo naman, alam mo na kung saan ka pumunta. So, thank you for watching, guys. Marami pa tayong mga video na malalaman, diba? Marami pa tayong video na matututunan. And I just wanted you to know that this video, ginawa ko to is to inform also us. Kasi ako din, I need to be informed myself. I need to inform myself. Kasi hindi naman ako ganun ka, you know, ka-informative na tao. Hindi ako yung maraming alam. But yet, I read. And, ayun. Mababasa naman natin that marami tayong matutunan. And what will be, what will happen. So, ayun na guys. Thank you for watching. And don't forget to click the subscribe button. Goodbye everyone. See you at the next one.